Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, inyong matutunghayan at mapapakinggan ang mga mahalagang impormasyon na dapat ninyong mabatid at malaman. Ito ang Usapang Batas, tatalakay at hihimay sa mga usaping legal. Usapang Batas, magbibigay daan sa pagpapaliwanag ng mga karapatan ng bawat mamamayan. Usapang Batas, maglalahat ng mga isyong napapanahon na may kinalaman sa mga umiiral na batas. Usapang Batas, maglalatag at magpapaliwanag sa sistema ng hustisya at sa mga isinusulong na panukala sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Usapang Batas. At ngayon, narito na ang paghimay at pagtalakay ng ating mga panyero at panyera para sa kabatiran ng bawat juan at juana. Sina Atty. Raoul Creencia, Atty. Edwin Carillo, at Atty. Gladys Velasco ng CCV Law. Good morning! It's another Sunday morning. And welcome to another edition ng ating Usapang Batas. Tatalakayin na naman natin ang isang mahalagang paksa ngayong umaga nito. At para samahan tayo sa mahalagang usapang ito, sa mahalagang talakayan ito, ay ang ating mga kabarangay, mga kapartner dito sa ating programang ito. Ed and Gladys, magandang umaga sa inyong dalawa. Hi, just marhay na Domingo sa Gabos. Magandang umaga po sa lahat. We are live and alive. Kompleto ang ating tropa. At maghahatid po na naman kami ng mahalagang impormasyong legal para sa pakinabang ng ating bayan. Good morning sa iyo, Raoul and Gladys. Welcome back. At ito po ang ating programang Usapang Batas ay ang serbisyo publiko ng CCV Law. Tama si Raoul, no? Glad. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Importante. Importante sa buhay ng ordinaryong mamamayan. Yeah. Magandang umaga, partners. Maupay nga aga, ha? Nga tanan nga mga nagkikitaha aton yan na. Magwaray din ako. I'm just happy to be back on the show. Nagkasakit lang ako last time. Ito talagang booster na to. False alarm eh. Buti na lang, nega. Pagkatapos mag-test, ito yung mga panahon na gustong-gusto mong negative ka eh. Yes. Oo. Napakahalaga nga ng pag-uusapan natin ngayong araw na to kasi ito ay isang bagay na napaka-importante sa bawat isang tao, hindi lang Pilipino, lahat ng tao sa buong mundo. Pero syempre, pag-uusapan natin yung konteksto dito sa ating bansa. Correct. Magwawaray din ako. Maupay nga aga ha ato nga tanan. We're glad, of course, that our partner Gladys is back. Nega. Na-nega. And we always try to think positive that we are negative. No? Kaya't kumpleto ngayon ang tropa para pag-usapan ang mahalagang paksa tungkol sa tubig. No? Because water matters. Water is an important ingredient sa ating buhay. Water is life.
Oo, what correct, time. Correct. At nasa saligang batas naman natin, Ed, Gladys, diba? Lahat ng natural resources ay pagmamay-ari ng Estado. The state owns all our natural resources, including water. At hindi naman po pwede na angkinin ng isang komunidad o isang individual o isang korporasyon ang tubig sa ating kapaligiran. Kaya't merong dapat na tanggapan o ang pamahalaan mismo ang siyang sisiguro na maayos ang pag-allocate ng ating water resources. May proseso kung paano ito pwedeng gamitin at pakinabangan ng lahat para mapakinabangan ng maayos ng nakararami. That's right. But Ed, Gladys, ang sistema lang sa atin, napakaraming ahensya ang tumututok dito sa tubig. It's both a good thing and a bad thing. It's a good thing dahil sa tingin ko, natututukan nga ang iba-ibang aspeto ng pangasiwa at pag-regulate ng water. It's a bad thing dahil hindi efficient eh. So far as, di ba, operationalizing and implementing guidelines, policies tungkol sa tubig. Kaya hold on to your precious glass of water and join us in our discussion sa umagang ito. Ed, siguro huwag na natin pakatagalan pa. Kaya let's invite and introduce our guest speaker. Guest na sa ating program. Nagtapos ang ating panauhin ng agham pampulitika mula sa pamantasan ng Santo Tomas at ng batas naman mula sa pamantasan ng San Beda. Meron din siyang masterado sa public policy mula sa University of Sydney sa bansang Australia. Dumalo siya nang di mabilang na mga maigsing kurso at mga pagsasanay kaugnay ng tamang regulasyon ng paggamit at pamamahala ng tubig. Kabilang na ang mga sumusunod. Ang Integrated Water Resource Management sa mga bansa ng Timog Silangang Asya sa ilalim ng pangungunan ng COICA ng Timog Korea. Best Practices in Economic Regulation, Institutional Strengthening for Effective Economic Regulation, katuwang ang AusAid at Queensland University of Technology mula sa Queensland, Australia. At ASEAN Water Resources Management naman sa Phuket, bansang Thailand. Kumugol siya ng mahigit 27 taong paninilbihan at patuloy na naninilbihan sa National Water Resources Board or NWRB. Bago nito, nanilbihan siya sa Kongreso bilang katulong na abogado ni dating Congressman Andaya ng Camarines Sur. Lahat po ng ito ay pawang katibayan ng kanyang mahabang karanasan, kaalaman at pagkadalubhasa sa mga batas, patakan, issue, pamamaraan at mga prosesong patubig sa ating bansa. Isa pong karangalan ang aking ipakilala sa inyo, ang aming kaibigan, ang kasalukuyang tagapangulo ng Permit Section ng NWRB, si Attorney Mary Jane L. Dominguez. Good morning, Jane, and welcome to the program. Well, good morning, everyone. Makakalikasan at makatubig na araw sa ating lahat. No? Yan. Good morning, Jane. Good morning. Usapang Batas. Yeah, oo. Babati rin ako sa aking local dialect, ha? Mukhang ano kayo, ha? So, naimbag na bigat kada kayo amin, apo. Welcome sa Usapang Batas. Ayun. Welcome to our show, Jane.
Hi, Gladys. Is it okay I call you Ma'am Gladys? Kasi itong si Raul and Ed, yes. Ano, first name basis kami. Yes, of course, first name, of course. Just call me Gladys. Yeah. Oh, casual ang ating format. Oo. Oh, oh. Parang nagpekwentuhan lang tayo na walang nakikinig. Ganyan. Ay, tayo lang. Tayo lang. pero sana naman maraming makinig. Oo. I was telling Raul and Ed, nakikinig ako, no? The last time nakinig ako doon, yung ang topic nyo ay about the procurement. Ikaw yung nagdi-discuss. Ah, di ba? Yes. Yes. Thank you. Aras, simulan na natin yung ating pag- quiz kay Jane. Oo, sana madali. Sana masagot ko lahat ng katanungan tungkol sa tubig. Oo. Kasi, ano to, may mga naging, ano na rin tayo, coordination or may mga naging pakikipag-ugnayan na rin kasi kami, no, sa NWRB. Kaya hindi na rin kakaiba ang NWRB sa amin. Ako personally, in my previous life sa corporate sector, nakapag-appear na rin ako at nagpirma ng mga application. Yes. May mga hindi naman kaya sa akin Gladys na humarap. Hindi naman siguro. No, hindi. Hindi naman naging horrible experience eh. Maganda naman yung aking experience sa NWRB. Oh, thank you. Takot tumingin ako, no? Ah, hindi, baka nagsusungit ako sa iyo ngayon kung hindi maganda ka. actually, hindi masyadong popular ang NWRB, no? Maliban na lang sa mga practitioners talaga at yung mga nakikipag-coordinate sa inyo ng mga government agencies. Pero ang hindi alam ng marami, lahat tayo ay natatouch ng NWRB sa bawat araw na nabubuhay tayo, di ba? Pwede bang kwentuhan mo kami, Jane, tungkol sa ahensya mo? Ano ba yung mandato nito? Ano yung mga ginagawa nyo? Particularly yung section na pinangungunahan mo kasi ito yung ano eh, ito yung parating may pakikipag ano usap at pakikipag coordinate sa mga publiko, di ba? Sa mga nangangailangan ng tulong ng NWRB. Okay. Thank you for that, Gladys. I'm glad, Gladys, na familiar ka sa aming ahensya. Kasi karamihan sa mga kaibigan ko at sa mga ibang tao, hindi familiar ang ahensya namin, na National Water Resources Board. To think na ito ay napakahalagang ahensya dahil sa function or role or mandato na aming piniperform. So, just to give you a background of our agency, the National Water Resources Board, it was created by virtue of Presidential Decree 424 creating the National Water Resources Council. So, before, council pa po kami. Ngayon, nagkaroon ng Executive Order 124-A in 1987, which converts NWRC to NWRB, naging board na siya, no? So, saan ang galing yung aming mandato? Kasi ang mandato ng NWRB is ang pangangasiwa, pag-regulate, control of all the water resources in the country. So, medyo mabigat, no, yung mandato na naiata sa aming ahensya. So, saan namin kinukuha ang mga functions na to? Our function or role or mandate as the water resource regulator of the country emanates from the provisions of Presidential Decree 1067, also known as the Water Code of the Philippines. Actually, nung bago ako sa NWRB, nung binabasa ko yung Water Code, sabi ko, parang doon sa civil law, sa property, nilagpasan ito eh. Sumunod na kaagad after dito, fighting of title eh. Nilagpasan itong PD 1067 na ito sa Water Code. Pero nung nandoon ako, aba, sabi ko, tinignan ko, nandito pala nakalahad lahat ng mga mahalagang batas tungkol sa pangangasiwa at pag-regulate ng ating yamang tubig. So, yun. Ang NWRB, aside from the resource regulatory function, tatlo po yung aming mandato na pinuperform, no? We are also a policy coordinating body. Kami ay nakikipag-coordinate amongst various
water agencies. Marami yan. And then, yung resource regulatory function of the MWRB na nabanggit ko nga ay galing sa provisions ng Water Code of the Philippines. At meron pa kaming isang pinaperform na function, which is the economic regulatory function of the MWRB. This is with respect to the issuance of certificates of public convenience and charging of water rates for those outside the jurisdiction of MWSS and the LUA. So, yung mga private water utility operators na nag-ooperate sila ng system nila, may mga subdivisions yan na sila yung nag-ooperate. So, they have to secure CPC from our office at kami rin ang nagre-regulate ng mga taripa ng mga utilities na ito. So, yun yung threefold function of MWRB. Okay, bago tayo magpatuloy, siguro, Jane, kilala mo itong si Atty. Yeah. Good morning, Attorney Peanuts. Good morning, sir. Oh, bumabati sa atin at nakikinig din sa atin ang ating former MWSS Administrator, Jerry Esquivel. Ah, si sir. Admin Esquivel is also here. Ah. Good morning po. Oh. Okay. Talaga namang malawak ang responsibilidad, ang mandato ng National Water Resources Board. Maya-maya lang, gusto ko sanang pag-usapan din natin, Jane, yung mga pribadong nangasiwa ng sarili nilang water system. Let's go to yung common muna. Sino-sino mga government offices, ang kailangang makipag-ugnayan sa inyo bago sila bago nila gamitin ang yamang tubig sa kanilang nasasakupan, like the water district for instance. Ah, okay. Ito ha, yung classic provision ng water code as regards the utilization of water is provided under Article 13 of the Water Code of the Philippines. Ito, maliwanag na sinasaad. Allow me to read it, ano, verbatim. Except as otherwise herein provided, no person, including government instrumentalities or government-owned or controlled corporations, shall appropriate water without a water right, which shall be evidenced by a document known as a water permit. So, it's very clear from this provision na walang exempted sa pagkuha ng water permit sa aming ahensya. Of course, meron nakalagay naman dito, may mga exceptions provided. Ano ba to? Banggitin ko na rin lang, Raul. Ano ba itong mga exemptions na hindi mo na kailangan kumuha ng water permit sa aming ahensya? When you are using water for purely domestic use, sa isang bahay, meron kayong deep well or shallow well, balon ang tawag nila yata dyan in Tagalog, so, aning na katao lang ang gumagamit, you don't need to secure a permit from our agency, but instead, you have to register it, no? Register as part of the water accounting. Tapos, isa pang exemption, kumukuha ka or you are appropriating water by means of hand-carried receptacle. So, nagtatabu-tabu ka lang, pumunta ka sa ilog, baka dyan sa Leyte, sa Kalagladis and Raul ay may mga ilog, pumupunta sila noong bata sila at sila ay nagtatabu-tabu para maligo. So, you don't need to secure a permit. Or naman, di ba, uso doon din sa probinsya na yung lalaba ka sa batis. Wow, ang lalim batis. So, nagpapalo-palo ka doon, yung nanay mo, and then tayo naman ay naliligo, ay hindi ka nakukuha ng permit sa atin. O kaya naman, yung mga navigation of watercrafts or transportation of logs and other objects of flotation, baka kanila ed naman yung tatawid ka, no? Sa isang far-flung barangay, tatawid ka to another para makarating ka sa inyong bayan at sumakay ka sa bangka o lansa, so you don't need to secure a permit. So, those are the exemptions. Other than that, kailangan pong kumuha ng permit, including government instrumentalities and GOCCs for that matter po. So, nasagot ko ba, Sir Raul? Yes, and more. Okay. Sa follow-up question, Jane, nabanggit mo na kailangan irehistro
yung below 6 no na mag-utilize. Saan o kaninong ahensya dapat i-rehistro? At anong proseso ng pag-rehistro? Doon din po sa NWRB yan, we call that water use registration. So, ano ba naman ang kailangan dito? They just have to fill up the form. And I think there's a minimal fee of 100 pesos to be paid. And then, of course, you have to submit to us yung document, yung proof of ownership or title, no? Or whatever mode of ownership is that, to prove na meron kang authority para gamitin yung well na yan within a titled property, if it's a titled property. And then, of course, yung, what's this? Yung deep well specifications, alam natin. Ilan ba ang kapasidad ng balon? Ilan ang lumalabas dyan na tubig? Ang lalim? Ang kung naglagay ka ng motor dyan, horsepower? So, casing? Yan. Para alam natin yung technical specification of the well. Exempt sa pagkuha ng water permit, kinakailangan yes. ng rehistro. Yes. Meron bang mga pagkakataon na pinagbabawalan nyo ang isang naghahangad na i-rehistro ang isang tubig? At kung meron man, anong kadahilanan? Okay. Siguro, hindi naman siya pinagbabawalan. No? So, ang better term for that is that it is possible that registration is denied, pwedeng na-deny, no? Or not allowed. Kasi hindi mo na-comply yung mga requirements na pinasasubmit sa inyo na nabanggit ko nga, dadalawa lang naman yata yung requirement plus the 100 peso filing fee. So, if you were not able to show us or prove to us that dapat, karapat-dapat na irehistro yung paggamit mo ng balon sa iyong tubig for single domestic use, and then hindi ka papayagan. Or, pwede rin may mga instances na napuntahan kayo or na-monitor kayo ng aming staff, pero nung pagpunta nila, ay hindi naman pala for registration kasi hindi naman anim na katao lang. Kasama mo dyan ang iyong lolo, lola, bayaw, hipag, so more than that. So they will just advise you na hindi po siguro Sir Raoul registration ito, but rather you just have to apply for a water permit. So yun po. So in other words, meron tayong talaan ng mga deep wells around the country. Yes, we have, sir. Opo, meron po. That's good to know. Ano? At nandun din sa ating database kung ilan ang mga gumagamit ng mga deep wells na ito. Very right, sir. Ayan ay napakahalaga in order as a regulator of the water resources. That is very important in order for the agency to determine whether there is still available water for appropriation. Because if we do not have a database of all the water users, medyo mahihirapan tayong i-account lahat ng tubig. For all we know, wala na pala tayong tubig na nakukuha sa ating ground. Kahit na sa surface water, of course, sa surface, medyo marami, no? Pero yung groundwater natin, baka depleted na pala yan. And we all know some of the effects if there is a depletion in groundwater. So, yan. Ang I just want to point out something. Sa database namin, itong database na nakalagay kung sino-sino ang kumuha ng, nabigyan ng permit, ano-ano, ang gamit ng tubig, ilan ang amount ng tubig na nakuha nila at kung saan sila kumukuha. Ito lang po yung mga nabigyan ng permit. Pero how about the illegal water users na hindi po kumukuha ng permit? So that's unaccounted. So that's another issue that we have to look into also. Actually, naalala ko nung bata pa ako, meron kaming shared na ano, bomba yung tawag natin dyan dun sa atin eh. Yung pinapump. Bomba, right. Yes, you also call it bomba. Right. But I don't think it was registered. Shared yung... Madami po talaga. Madami. Madaming registered. Yes. Lalo na sa probinsya, usually. Correct. That's right. It may appear... 1970s.
Yes. It may appear that the amount of water that we are taking, nakiwi ako kasi may bomba rin kami doon, ano? That we are taking is minimal. Pero pag pinagsama-sama po natin yon, madami na po yon. At ayun ay hindi na isasama sa talaan ng mga nabigyan natin ng permit. Kaya yun po. Siguro, meron ka nabanggit kasi na groundwater at surface water. Siguro para lang maintindihan ng mga nakikinig, lalo yung mga walang kaalaman sa mga isyong kagaya nito, eh, siguro malinaw lang natin kung ano yung pagkakaiba ng dalawa. Kasi parehong tubig, eh, di ba? Oo, tubig, no? So ano ba itong mga surface na sinasabi? Rivers, di ba? Rivers and their natural beds, no? Yung mga lakes and lagoons, creeks, kasama yan, ano? That surface water. All other categories of surface water, such as water flowing over lands, water from rainfall, whether natural or artificial. At madagdag ko lang, hindi lang surface and groundwater pala yung binibigyan namin, including atmospheric water, rainwater. Yan. So surface, kasama rin sea, of course, seawater is included. So napakalawak po talaga ng responsibilidad na naibigay sa NWRB tungkol sa pag-regulate ng ating yamang tubig. So lahat ng groundwater naman, yun yung mga hinuhukay, no? Yeah. Spring is considered a groundwater pala, spring. Bukal ba yon? Bukal. Bukal is considered as a groundwater. Alright. Eh, yung mga spring or hot spring na ginagawang resort at ginagawang swimming pool. Anong klaseng permit ang would that fall under your agency? Yes, sir. They have to secure a permit. Yes, ang uses niya siguro magkakaiba, sir. So because we have different uses, no, provided for under the law. So ang kung hot springs yan at ginagamit sa resorts, that would be for recreational use. They have to secure a permit for recreational use, sir. So diyang mahalaga na merong ahensya na may talaan ng lahat ng ito, no? Dahil yun nga, effective regulation means you are really well informed about the situation in each locality. Dahil kapag ang isang individual o korporasyon ay mag-a-apply for a water permit at sasabihin niya kung saan o ano ang paggagamitan nito, alam niyo kung papayagan o hindi. Biro ba? But before I pursue that point, siguro ma-discuss muna natin, Jen, yung isang naghahangad na magkaroon ng water permit at dudulog sa inyong tanggapan, ano-ano ba ang mga dapat nilang sabihin o i-disclose sa inyo for you to be able to, o ano ba ang mga requirements for you to be able to properly process and evaluate such application? Okay. Thank you for that question, Raul. So may mga requirements po tayo na kailangang i-submit bago maproseso ang inyong water permit. Alam po natin ngayon na with the passage of the EODB law, kailangan complete ang lahat ng dokumento na isasubmit bago tanggapin ang isang application for a water permit because of the timelines that we are following under the law. So, ang number one po na kailangan both for surface and groundwater is the proof of ownership or land title to or right to use the land where the water source is located. So, ano-ano po ba ito? So, this can be in the form of tax declaration, TCT, OCT, kung ayan ay inyong nagrerenta lang kayo diyan, di meron tayong contract of lease, kung ito ay kabibili nyo pa lang at hindi pa natatransfer, so siguro meron tayo ipakitang deed of lease together with the photocopy of the title. And then kung donation po ito, maraming ganito, no, sa mga LGUs, mga barangays, no, so kailangan po natin ipakita ang deed of donation na nagpapatunay. So ano ba ang kadahilanan kung bakit natin ito nire-require?
Kasi para malaman natin na kayo ay binigyan ng pahintulot ng na nagmamay-ari ng lupa na magtayo, kung magtatayo pa lang kayo, ng isang source ng tubig dyan sa inyong lugar. Ngayon, kung nakatayo na yan, maraming ganyan eh. Ay, binili namin eh. So, wala pa lang permit ito. So, hindi kayo nag-due diligence siguro dyan. So, eh, kayo ang nakita. Kayo ang gumagamit ng tubig. So, you have to secure a permit from our office. So, kung nag-lease lang kayo, so, need of lease. So, paano kung ito ay surface water na river? Diba? River or... what do we require? So, pwedeng ito ay na... But this can be ano eh, located in a watershed area. So pag watershed ba, kanino tayo kukuha? Siguro sa DNR. Meron sila dyan ang PAMB board, no? So pwede kang magkuha ng magpakita ng PAMB resolution na ikaw ay inaallow na pumasok dyan sa watershed area to get water. What else? Kung ito ay nasa forest area, may flag T yata na ini-issue ang DNR. Or any kind of special land use permit. So, bakit? Bakit naman ito sa surface? Eh, itong river na ito ay pagmamayari ng estado. Nabanggit kanina ni Raul yan. Na ito ay, this belongs to the state. So, why do we have to secure? Kasi nga po, kung bigyan namin kayo ng water permit at kayo ay kukuha ng tubig dyan sa source na yan, pero wala po kayong authority sa appropriate government agency, can also be LGU kung sila yung nagmamanage dyan, ano? So, paano po kaya tayo makakapasok doon sa ilog na yan o sa creek na yan para kumuha ng tubig kahit may water permit kayo kung hindi kayo pahihintulutan ng mga ahensya na sila ang nagmamanage ng area na yan. So, yun po yung kahalagahan ng pagre-require ng proof of ownership. Number two po ay kung ayan ay deep well na nakatayo na, nandiyan na yung poso, ay kailangan yung mag-submit ng yung well specification or well drilling data. Kailangan nyo po i-submit. Kung ito ay gagamitin na pang-inom, kailangan nating i-submit ang bacteriological test or potability test. Kung ayan ay located, say for example, sa Cebu or Bohol na medyo hindi maganda ang quality ng tubig, we also require them malapit sa sea, for example, sa Leyte, marami din yata yan. We may ask the applicant to submit to us physical and chemical analysis of water para tignan natin yung mga parameters ng tubig kung ito ba ay naayon sa standards ng Philippine National Standards for Drinking Water. If it is going to be consume for yung inumin natin or panghugas or pangluto. And then, map, vicinity map, showing the exact diversion points. Saan po ba nakatusok yung, o itutusok yung inyong poso? Latitude and longitude, that is also very important. So, ano pa? Environmental compliance certificate is also required for municipal levels 3 and then for all other uses that is required. Now, kung ito ay bulk water na use. Kasi we have the requirements vary depending on the use of water. Yung nabanggit kong mga requirements, these are common requirements for all uses. Domestic, municipal, recreational, fisheries. For example, you're going to use it for other use. Bulk water. So, ano additional requirement mo? So, you have to submit to us the bulk water supply purchase agreement. Why is this so? Kasi mahirap, no? Binabasa ko yung ano ni Raul, scarce, ano? We will talk about the scarce water resources. That's very true. Nagiging scarce na po ang ating yamang tubig. So, kung bulk ang gagamitin mo, I'm pretty sure medyo malaki ang volume. Medyo malaki ang volume ng tubig na a-applyan mo. So, i-require namin ang bulk water supply purchase agreement for us to determine na hindi ka lang nagsispeculate. Baka naman kumukuha ka lang ng water permit from us with this amount of water na ibibigay namin. Pero, hindi mo alam, ininegotiate mo na pala ito kung kanino para sila ang kumuha at mag-develop ng water source. So, ayaw ng board niyan. So, yan ang nire-require namin. For power generation, we require... We're in close coordination with DOE. So we require yung hydropower service contract or kung meron ng commerciality, we require also certificate
of conformance or commerciality issued by DOE. So yun, yun lang naman yung mga additional requirements for other use that I can recall. Yeah. Okay. Isingit ko lang ito, Gladys. Ano? Yeah. Eve Ramos, may katanungan siya kung yung mga deep well na ginagamit sa mga provincia, yung sa mga, lalo na sa mga malalayo nasa kabihasnan, mostly deep well o yung poso na binubomba, needed po ba i-register? Yes so, po. So, explanation, ayun po, nasagot na. Thank you po, Ma'am Jane. Ah, you're welcome, Ma'am Eve. Yes, thank you for that question, Ma'am Eve. Ganun talaga dito, hindi pa na itatanong, nasasagot na. Oh. Glad, hindi kaya ano lang ako, masyado lang madaldal, nasabi ko na lahat. May ano lang ako, may tanong, no, clarification para lang sa for the purpose ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Meron kasing mga nakasaad sa batas na pwedeng paggamit ng tubig, yung use of water. Pwede bang paki-explain mo sa amin ito, Attorney Jane? Yung the mga gamit is different ng tubig, the yes, different oh. uses of water. So, kanina nasabi natin na lahat ay dapat kumuha ng water permit from our agency. It's either permit or registration. So, saan ba kailan ka dapat kumuha at ano-ano yung mga iba't ibang gamit ng tubig, no? So under Article 10 of the Water Code, there are water may be appropriated for several uses. Number one is domestic. Domestic is the use of water for washing, bathing, gardening, washing of your car siguro, no? Ito ay cooking, ganyan. So, kailan ka kukuha ng permit? Kasi sabi mo kanina, Jane, i-re-register lang pag domestic eh. Kanina, for purely domestic use with family members of 6. Pero kung sumobra ka na, kasi tayong mga Pilipino ay extended families, no? Especially sa province, madami tayo sa isang bahay. So you have to secure a water permit for domestic use. Next is municipal use. So ano naman po ang pagkakaiba nito from the domestic use? So municipal use is the use of water, utilization of water for supplying the water requirements of the community by pipe or by bulk, the abstractor of which being the LGU, local government units, cooperatives, associations, yan, or private water utility operator. So sila yung ano for municipal use. And then irrigation, using of water for irrigating yung mga crops natin. Power generation, di ba? Fisheries, mga fish ponds, fish cages, fish pens. They have to secure a permit. Livestock raising, poultry, hogs, kailangan po. Industrial use, recreational, and other purposes. Kung mapapansin niyo po doon sa listahan ng uses, walang commercial. Nung araw, nung ako ay bago pa sa NWRB, may mga nag-a-apply for commercial use. Sabi ko, saan natin ilalagay itong commercial? Kasi wala namang commercial use dito sa nababasa natin. So, dito siya magpo-fall sa other use. So, sa other use, i-indicate na lang siguro ng applicant yung particular use of water. See, for example, for other use, we have the more common applications for other uses. Refilling station, gas station, car wash, hotels, diba? Hotels, apartments, dormitories, meron pa nga, slaughterhouses. Dito sa Mindanao, yung mga fruit washing ng mga Dole and Del Monte. So fruit wash, so they also use that. So yun yung mga other uses natin. Halos lahat, ano? Halos lahat, lahat na, no? Oo, lahat pala talaga kailangan. Oo, basta may economic use, water talaga ang involved. Yes, oo. Pero, Jane, may follow-up question si... may isa pa po, meron po ba kayong ginagawang survey or statistics para sa mga ginagamit na deep well? Or gumagamit ng deep well, especially sa probinsya o mga bundok. May kaukulong pag-usap po ba kapag walang permit? Oo po, ano? So actually,
Ma'am Eve, meron po kaming ano yung kanina meron kaming database, meron kaming listahan ng mga gumagamit ng tubig, including yung we call that water inventory. No, that's what we call water inventory. Na meron po kaming inventaryo ng lahat ng mga gumagamit ng tubig. Pero hindi ko naman po masasabi na 100% ay na-survey po namin ang buong bansa. Ano? With, alam mo ba, Raoul, Ed, and Gladys, we are regulating the entire nation with 147 na personnel sa MWRB. Diba? Paano kaya yun, no? So, napakahirap. Oh. Ang question ni Eve, eh, nandudoon pa sa mga bundok at probinsya. Of course, meron kaming mga staff na umiikot sa buong bansa. Pero hindi ko masasabi na ang buong bansa talaga ay na, what's that? Nasusuyod? Nasusuyod ba yun, no? Napupuntahan lahat yung mga ito para malaman kung sino yung gumagamit. May kaukulang parusa po ba? Yes, under the penal provisions of the Water Code, meron pong kaukulang parusa sa mga violations ng hindi pagkuha po ng water permit. Right. May prescription. May prescription naman yan, di ba? Nagpe-prescribe ba? Oh, di ba? Alam mo bang ano, speaking of prescription, ah, nung ako ay bago dyan sa NWRB, may mga sulat, ano, sasabihin. Bakit naman namin kailangan kumuha ng permit? Eh, since time immemorial, ay ginagamit na namin itong tubig na to. At ito pa ay nandito sa aming sariling lupain. At bakit kami kukuha ng water permit sa inyong opisina? Sabi ko, oh, my point. Pero nandito sa batas kasi dun sa transitory provision eh, ng ano eh, transitory provision ng Water Code under Article 95, no? Sabi niya, within 2 years from the promulgation of this code, all claims for a right to use water existing on or before December 31, 1974 shall be registered with the council, which shall confirm said rights in accordance with the provisions of this code and shall set the respective priorities. Kaya pala, sabi ko, kaya pala itong mga sa records natin, Diyos ko, parang pag pinitik mo na mapupunit na yung papel kasi yung water use registration to before, it's not yet the water permit but rather water use registration. Iba pa yung numbering. Sabi ko, ah, ito pala yun. So meron din palang mga nag-comply. Sabi ko talagang nagpa-register sila. So yun yun. Okay. Ako naman, gusto ko sigurong tanungin yung effect na nito, di ba? Magre-register lahat eh. So, paano kung ang isang registration will compete with the registration of another? Kasi halimbawa, isang subdivision sa, let's say, A, Situs A, no? Nag-apply siya, binigyan siya ng water permit, eh, tapos merong isang mag-a-apply na naman ng water permit, eh, ang sabi nitong si A, sandali, pagka pinagbigyan nyo yan, eh, magkukulang naman ng requirement namin kasi ang source niyan iisa. Hindi ba? Ah, okay. That's ano a very... naman ang pwedeng gawin ng NWRB dahil parehong nanghihingi ng permit, di ba? Yung isa meron na, yung isa, pasok pa lamang at lehitimo naman ang gagawing paggamit ng tubig. Okay. So ganito lang ang principle at polisiya ng NWRB, no. Sabi niyo water is life, no? Ito ay basic na pangangailangan ng lahat ng tao. So sino ba ang dapat bigyan? Kung merong tubig na pwede pang maibigay sa isang nag-a-apply, whether you are using the same source. Usually ang the same source dito, pwede to sa surface water, eh. Pwedeng upstream, pwedeng downstream of the source. Sa groundwater naman, it is possible that you are getting water from the same aquifer, magkalapit. So, under the water code, there are distances. The minimum distances allowed between two wells, kung ito ay poso
or balon, ay, balon, oh yeah, or two wells, bomba. So minimum is 200 and depending on the amount of water to be extracted. So ngayon, sabi ngayon nung isang nagre-reklamo, nabigyan na ako ng permit dito eh. So bakit niya yan bibigyan? Mawawalan ako ng tubig. So ayan, malalaman natin sa pag-evaluate ng inyong application po, no? Sa mabanggit ko lang, what are the factors that are being considered in order for water permit to be approved under Article 16? Yan yung mga factors, no, na dinidetermine natin. Prior permits granted, meaning priority in time of appropriation. So yung nagre-reklamo, guaranteed ka po na kayo ay maibibigay yung inyong amount of water na naibigay doon sa inyong permit kahit pa may nag-a-apply na panibago. So, bibigyan ba natin ito ng permit, yung katabi mo na nag-a-apply din? We have to check also, is there available water for appropriation? Kasi kung wala naman na, that's a ground for denial. Pero kung meron pang natitira at na-determine natin, another factor is adverse effect. Determine din natin. Naku, Sir Ed, wala naman po after evaluation of the application, there is still available water for appropriation. We have already included yung volume na naibigay po namin sa inyo. At pag-evaluate po din namin ay pumasok naman dito sa distances at wala pong adverse effect na nakita pag sila siya po ay nabigyan ng permit. So, magbabibigyan siya ng permit. So, yan yung mga factors. Hindi ibig sabihin na pag meron ka na ang permit sa isang lugar, ay hindi na mabibigyan ang iba pa. That goes with surface water sources. Yung holder pa ng permit, follow through doon sa katanungan ni Ed kanina, kung nabigyan yung katabi, because according to NWRB's findings, meron pa namang sufficient supply na pwedeng i-allocate. Can the holder of a prior permit pwede ba niyang i-protesta pagbigay ng permit sa katabi? Yes. Under the process natin, ang mga notices ng water permit applications are being sent to various agencies, barangay, municipality or city, province. We have DNR, regional office, NIA regional office and irrigation management offices, DPWH, regional office and district engineering offices, NAPO Corps, water district if there's a water district in the area. Binibigyan ng notice yan. So what is this? Notice to the public that there's this applicant that is applying for a water permit to source out water or to use water from this particular source. So under the process ng NWRB, anybody who wishes to file any protest or opposition on the application may do so within the period provided. So that is part also of our quasi-judicial function na hindi ko pala nabanggit kanina, no? So ang dami na. Meron pa pala kami, Gladys, quasi-judicial function. Kaya sabi mo ay mukhang nag-appear ka na before sa NWRB. Yes. Yun yung quasi-judicial function wherein under Article 88 of the Water Code, the NWRB has original jurisdiction over all disputes relating to water. So, yan yun. So, pwede magprotesta. So, that is also considered as a factor, no? If there is a protest, so meritorious ba or hindi before we proceed to evaluate the application and determine whether or not to grant or deny the application under consideration. So, yan yun. At lahat ng nagiging desisyon ng NWRB o resolusyon ng NWRB sa mga protestang ito, kung hindi pa rin sumasang-ayon ang nagprotesta, ay pwede siyang dumulog sa dinayang MR, no? So, sa Court of Appeals na tayo pupunta. Di ba? Appeal on decisions of quasi-judicial agencies. Under Rule 43. 43. Yan. Ayan na, nagre-review na si Sir Ed under Rule 43, sabi na niya. Diyos ko. Sinulat ko din yan sa notes ko kagabi. Hinanap-hanap ko.
ako. Baka mag-graded recitation ako ni Sir Ed, ano? Ni Professor Ed, delikado. At yan nga, naitanong na nga, di ba? Saan pupunta ang protestant? Alam mo nung bago ako dyan, Raul, ah, no, bago, no, ibig sabihin talagang luma na ako, no? Siyempre, pag ikaw ay bago sa isang ahensya, hindi mo naman talaga alam, pag nandoon ka pala, noong una sabi ko, ano itong tubig? So, kailangan mong aaralin, no? So, as the year passes, bye, sabi nga ni Ed, ang tatagal ko na sa NWRB, kaya siguro naalaman ko na rin. Pero before, meron kami mga decisions na dinadala nila sa regular courts. Di syempre, i-appeal nila yan sa regular courts. At syempre, i-dismiss yan, no? For lack of jurisdiction. Hindi, yeah. Wala. Balik ka dun sa NWRB, pumunta ka kung ano yung proper appeal mo. Siko, yan. Okay. Meron lang akong isisingit, patalastas, ano? Wow, meron pala kayong commercial. Baka nasabunan na sa mga sa ating comments sa box itong request ni Voltaire Gumbanit ang ating Could you one of these days discuss the topic regarding mortgage redemption insurance, MRI? People may be interested. We are noting this, Voltaire. Partners, Ed and Gladys, there is a request. Mortgage redemption insurance. Maybe we can get a resource person for this. Ayan. Nakakatuwa rin naman na ang ating mga tagapakinig, they also want to know more about certain aspects of the law, no? Tulad nga nito, mortgage redemption insurance. Kaya, and I hope yung mga nakikinig sa atin, at yung mga makikinig pa, alam mo kasi Jane, maraming nakikinig sa atin, mas maraming nanonood sa atin ng replay kesa sa live. Ooh! Kasi naka-record and post naman ito sa broadcast communicators at sa aking personal FB page, ano? At sa YouTube channel ng broad streamcast. Kaya nababalikan nila ang programa ito at pinapanood nila yung recorded version. Okay? So, back to regular programming. Let's go back sa ating pinag-uusapan. NWRB. Okay. Meron na ba tayong anong policy natin when it comes to prioritization? Ano? Bulk water application vis-a-vis 50 others individual POSO application or deep well application. Well, under the yung prioritization talaga ayan ay nasa IRR ng ano water code. So sa water code, priority in time of appropriation talaga, di ba? Sino ang unang nag-apply at sino ang unang nabigyan ng permit? Pero in terms of yung prioritization sa preference in the use of water, kunyari, water becoming scarce and that they are getting water from the same sources, ang order of preference natin is domestic, then municipal, and then irrigation, then so on and so forth. Si bulk, nasa other use siya. So, nandoon siya sa pinaka... No, sa dulo si bulk, no? Of course, pwede rin naman kasing si bulk will be used for municipal use, no? So, ayan, tinitignan din ng board yan. That's also taken into consideration kung doon sa brief description of the project or sa project brief na isasubmit nila kung yung importance of the use of water dito. For example, kung bulk nga in areas where water is scarce and walang nagde-develop, so ipaprioritize ba ito? Pero kung wala namang mga nag-a-apply na others, no, nandun sa domestic and municipal, oh, definitely, mabigyan ito ng permit. Lalo na kung meron namang tubig na maibibigay pa sa kanila. Mm-hmm. And there are uses din naman, Jane, di ba, na hindi nako-consume yung tubig. Example, for hydropower, hindi naman siya, bumabalik siya sa source. Mm-hmm. Yes, oo. Ang power generation kasi, especially for hydro, it's non-consumptive.
if you will look at the permits that we issued, malaki, no? Malaki yung volume. So parang, ha? Huh? So kung kunyari hindi mo rin alam, ang laki nito, mauubos na yung tubig dito sa ilog na to. Wala na kaming makukuha for other use. Pero that's non-consumptive. Umiikot lang si turbina, babalik din doon. Pero may mga tinitingnan din kaming factors and parameters dyan before the grant of that. Kasi syempre titignan natin yung effects sa environment, hindi ba? It may be non-consumptive, pero yung paggamit mo ng tubig and the manner of using it, ay kailangan natin tignan, baka may effect sa ating environment or kalikasan. Ayan, ay tinitignan din natin as one of the parameters, lalo na pag mga malalaking volume ng tubig, lalo na pag power generation use po. Jane, paano naman kung... Oh, go ahead. Follow-up question. Yung diversion ng mga rivers, di ba? Kasi there are some projects na kailangang i-divert yung tubig eh. Sa inyo din ba yun? Kayo din ba yung magre-regulate? Yes, yes. Kasi nakalagay doon, ano, that's the importance of yung sa application, nasabi ko, you have to submit yung map ng diversion point ng latitude and longitude. Kasi pag nabigyan ka ng permit, doon ka lang authorized to extract water, yun yung extraction point mo. Now, if you're going to divert that, you have to ask or secure authority from NWRB. Bakit? Kasi baka pag nag-divert ka ay may ibang maapektuhan na dyan sa course na dadaluyan ng tubig, baka merong mga taong gumagamit sa baba. Na pag nag-divert ka ay mabablock or ma-impede ang flow of water going to their area. So, yon kailangan din na ipapaalam po sa aming ahensya kung merong diversion of works doon sa inyong area po. Jane, ako naman, napanggit mo kasi kanina yung adverse effects sa kapaligiran. Paano naman kung yung ang adverse effect ay nasa kalusugan? Bigyan kita ng halimbawa, meron tayong isang application na binigyan naman o pinahintulutan ng NWRB groundwater, no? Subalit, kagaya ng nabanggit kanina, yung ating supply ng tubig eh hindi naman forever, 'di ba? Walang forever sa tubig, ganoon. Kasi natutuyo, 'di ba? So, or kung hindi man siya natutuyo, may iba ng laman or may iba ng amoy, may ibang na hindi na mahusay o maganda sa kalusugan. Yung permit bang inyong in-issue dahil dito sa mga ganitong uring findings, maaring bawiin ng NWRB? Of course. That is why we are requiring the submission of yung potability, nabanggit ko kanina, potability, bacteriological test, and physical and chemical analysis of water, because health hazards, no? Of course, the NWRB as a water resource regulation is more on the water quantity, di ba? Sabi ko, meron tayong water inventory at ng mga statistics. Pero hindi natin pwedeng sabihin na, uy, hindi namin kasi isasama dyan yung water quality. Kailangan nating isasama ang water quality dyan. Especially kung ito ay may effect sa kalusugan ng mga tao. I'll give you an example. May mga local government units applying for a permit. No? This is under a DILG project. Maraming projects ang DILG. Ano yan? Level 1, 2. Meaning, source. Yung from the source mismo. Mag-iigib sila. Level 1, pupunta ka doon sa isang area, may common area dyan, mag-iigib ang mga tao. Most of the sources, kasi siguro hindi maganda yung pag... mababaw lang yung water table, hindi pa nila na-extract talaga yung tubig sa loob, ay ang sasubmit nila, failed bacteriological test or positive for fecal coliform. Do you think dapat naming bigyan ng permit yon kahit na satisfy niya lahat, no? So, for a time, ang daming applications, no, na hindi namin na-process. So, syempre, here comes the agency. Oy, nasaan na? Agency to agency na, di ba? Projecto ng gobyerno, kailangan yung bigyan ng permit itong mga tao dito sa barangay at wala naman silang tubig. E paano po kaya yung pag nainom yun, sa amin din ibabalik yung sisi?
So anong i-require namin? We require them to submit a notarized manifestation letter that they will treat the water before serving it to the public. Kailangan nyo po munang i-treat yung tubig. Mayroon naman sigurong ways on how to treat that bago nyo ibigay. So you submit that document to us po and then submit to us the latest bacti test and then we will process your application accordingly. So yon, a very good question, no? Hindi lang tayo sa water quantity talaga dapat na may tubig ba or wala. Pero we have to take into consideration kung ano yung quality ng tubig o kalidad ng tubig na ating nakukuha sa ating mga sources, water sources. Just follow up dun sa sinabi mo, Jane. Kinakailangan ba magpakita yung applicant na meron silang itinayo na treatment facility sa lugar for you to approve or reconsider the application? Not necessary, pero for big projects. For big projects kasi that we are requiring the feasibility study or pre-feasibility study or the brief background of the project, nakasama na doon. Kasama na siya doon. That's parang encompassing siya. So, hindi specifically na o nasaan yung treatment plan process mo. Not that document, but rather the feasibility study wherein naka-incorporate na doon kung magtatayo ka ng treatment plant o kung ano pang mga processes ang gagawin mo to utilize the water and to treat it kung raw water yung kukunin mo from the source. In other words, condition siya for issue one. It's part of the requirements, ma'am. Yes, part of the requirement po doon sa inyong feasibility study pag mga bigger projects, especially for bulk, yan na may magtatayo sila ng mga treatment plant. Sa power, ganyan din, di ba? May mga power plants or powerhouses silang i-construct. So, nakasama po doon yan sa sinasubmit nila na feasibility study sa akin pag nag-apply po ng permit. Yeah. Yeah. Paano kung halimbawa na-grant na yung water permit, nung umpisa, nag-comply naman dun sa quality requirements, no? But during the implementation ng project, nagkaroon ng changes dun sa water quality. Is there a way na namo-monitor ito ng NWRB? Yes, ma'am Gladys. We have the Monitoring Enforcement Division who is in charge of monitoring compliances with the conditions of the permit. No? So sila po yung umiikot, nagsusuyod-suyod na. At saka siguro madaling makita, especially kung may ganyan na, no? Ini-implement na yung project. Kasi may magreklamo lamang dyan, lalo't higit ang issue, kalusugan. I'm sure, mabilis na maalerto ang mga mahalagang ahensya ng pamahalaan. True. Alright. We've been discussing over the past couple of minutes yung quality ng tubig. Balik lang ako sa quantity. Quantity, yes. Halimbawa, meron ng nabigyan ng permit for a bulk water supply supplier. At ngunit nagkaroon ng dramatic change in climate and the environmental conditions sa area. At hindi na pala uubra at kukulangin pala ang supply. Pwede pa bang i-revoke yung permit na naibigay? Halimbawa, ginagawa pa lang ang bulk treatment facility. Bulk treatment plant. Halimbawa, hindi pa talagang nag-harvest ng water sa area na yun. Pwede pa bang i-revoke or anong pwedeng gawin ng NWRB? Yeah. So for example, nabigyan ng permit for a project, meaning hindi na feasible because the amount of water is not enough for the project to proceed. Ganun ba yan, Raul? Hindi na siya feasible. So, kung nag-apply, for example, ako ng... Kung nag-apply ako, in liters per second kasi kami nagbibigay ng volume, no? Iba kasi kinoconvert nila into MLD, eh. So, in liters per second, for example, if you apply for 100 liters per second and nabigyan ka naman ng permit, no? That's your applied volume. Pero nung nakuha mo yung iyong permit, ay binigyan ka lang namin ng 60. Sabi mo, ay, this is not enough. Kasi...
Ang pag-grant kasi namin ng permit is water requirement vis-a-vis water availability. Even if you apply this much amount of water, but after evaluation, we determined na ito lang yung inyong pangangailangan, so ito lang ibigay namin. Kung nag-apply ka naman ng mas mababa sa iyong pangangailangan, ayun din lang maibigay namin. So kung in this case, mataas yung kailangan mong volume pero hindi namin na naibigay at sa tingin mo hindi na to feasible or sufisyente para ito ay i-distribute mo kung kanino man man ibibigay kasi bulk water ito, ang remedy mo diyan no up nung permittee ano, the remedy is to request for the cancellation or revocation of the permit. On the part of NWRB, we can cancel or revoke that kung meron kang mga violations na hindi sinusunod sa amin, yung may mga grounds tayo for cancellation and revocation of the permits under Articles 28, 29, and 30. So, kung nandoon ka sa grounds na yan, pwede namin i-revoke. Pero kung wala naman, nandiyan yung permit mo, hindi ko pala na nabanggit. This is very important, no? Pangungunahan ko na Gladys, baka may magtatanong pa lang. Okay. Kasi nasama doon dun sa ano eh, yung hindi feasible eh, no? So, ang permit ba ay valid or valid ba to? Meron ba tong expiry date or in perpetuity ba itong binibigay naming permit? Okay, sa water code, water permit, ang measure and limit of appropriation of water is beneficial use of water. Beneficial use of water is the use of water in the right amount during the right period and the purpose for which it was granted. So as long as you are using it for the purpose for which it was granted, yung volume mo the same, yung use mo the same, wala kang violation. So your water permit is valid, no? So yung kunyari kay Raul, yung question niya, yung water permit ay valid pala talaga siya, wala naman siya mga violations pero hindi na feasible. Ayun ang kanyang remedy na ipa-cancel or revoke. Madagdag ko pala, yung sinasabi ko palang beneficial use of water goes with yung water permit kasi may mga ini-issue kaming conditional water permit, no? Ang ini-issue naming permit, Ed, pag nag-apply ka ng permit, ay kung familiar kayo at kung kayo ay naka-encounter na nag-apply sa amin, pag na-process ang inyong application and we found it in order at na-approve ng board, i-issuehan namin kayo ng conditional water permit. And the conditional water permit is valid for a period of 1 year from the date of issuance. Although we have a policy that it can be extended, no? You can request maximum of 2 extensions. So, yun. Pero pag nag-ripen na siya into a water permit because you were able to submit compliance with the conditions stated in the conditional water permit issued, yan na yun. Water permit na ang basihan na natin ng limit niya is beneficial use of. So, yun. Sir Raul, yun yung sagot ko. Ang remedy ay pa-revoke na lang pag hindi na gagamitin kasi hindi feasible yung project. Or another remedy siguro, pwede siyang makahanap ng iba pang source at mag-apply for another water permit. Yes. Para maging sufficient. Yes. Yes. One remedy also is we have under the water code, kung hindi sufficient yung inyong nakukuhang tubig, you may petition the board for additional volume of water or increase in volume of water. Again, ito, dadaan tayo sa due notice and hearing, issue notices, and then you present to the board yung case mo, ano ba yung mga ebidensya mo para sabihin mo sa amin na meron pang tubig. And after determination na meron pa palang natitirang tubig, ay pwede namang mag-grant yung increase ng ano na nire-request mo for additional volume of water doon sa existing permit that was already issued to you. Nabanggit mo, Jane, kanina yung mga conditional water permits. Ito ba yung automatically in-extend ng NWRB during the pandemic? Meron kami yatang yes. I think there were policy issuances issued during the pandemic nung sa mga conditional water permits and other permits such as permit to drill na in-extend na natin yung validity niya because syempre nga no, yung difficulty of complying with the conditions. Yes. Oh. Nagbabasa si Raul ng website namin, ano? Nakapublish siya doon.
Oo, when I was, yes. Oo, nung ako'y naghahanda para sa isang talk nga sa mga sanitary yeah. community workers. Okay, may katanungan si Hope Mangrubat. Good morning. Who possesses the right, the water rights? Ang local water district ba o ang private water utility o ang concession? Who possesses the water rights? Sino po kaya ang nag-apply doon at nabigyan ng water rights? Sasabihin ko kasi sana si NWRB po, siyang regulator. So sa amin po yung water rights. Kami po ang magbibigay kung kanino. Kung kanino water district bar, private water utilities when you apply. In other words, kung sino nag-apply? Kung sino? Yes, of course. So, sino po ang nag-apply? Sa kanya po ang mabibigay ang water permit. So even if... halimbawa, si local water district meron ng water rights at nagkaroon ng joint venture or nagkaroon ng concession agreement with a private operator, si local water district pa rin ang may-ari ng water rights. Yes, marami tayong mga cases ngayon na ganyan, ano, na merong mga local water districts wherein they enter into a joint venture a contract or agreement with private entities for the operation of their water utilities, no? So, ang usually po, ang gagawin nila dyan ay pinapagamit nila yung existing water sources nila that are covered by water permit issued by NWRB, but that is still subject to approval of NWRB. You have to inform NWRB na ikaw water district pala ay meron kang JV with another entity and that you are allowing the private entity to use the water sources. Unless otherwise stated in the contract, meron sila mga new water sources, that the sources will be under the name or will be applied by the private entity. May mga ganyan, hindi ba? Pero kung ito po ay yung mga existing water sources na ng water district, kailangan po nilang na mag-seek ng approval from NWRB po. Baka mabulaga yung mga staff pag nag-monitor, iba na palang private entity ang kausap nila when in fact doon sa records namin, water district yung nakapangalan. Pero pwedeng ma-assign yung water rights, di ba? Yes, yes. So under Article 19 of the Water Code, water rights may be transferred or leased to another entity after due notice and hearing. Sa IRR, Gladys, lease should be only for a period of 5 years. So, 5 years, hindi ka nag-renew or nag-petition sa board for another lease of the water rights, that would be considered as a transfer. So, malilipat na doon sa kabila yung water permit. Automatic ba 'yon o kailangan pa ng administrative of course, we have process? To, yes, oo, we have to notify the parties concerned na ito wala ka ng ano, so this will be considered as a transfer. Pwedeng motu proprio 'yan or we can siguro informally call the parties for a conference, di ba? All right. So ang dami pala talagang kailangan tingnan, bantayan at i-monitor ng NWRB. And puro kayo mga supermen and superwomen, 100 plus personnel. Grabe, no? Parang 147, hindi ko alam kung nadagdagin na yan, no? Grabe talaga. Tapos may work from home pa. Yes, oo, no? Yeah. Ang mahirap ngayon, Gladys, yung pag-monitor, eh. That's a very big challenge for us, no? Before kasi ang monitoring is you monitor the water permit grantees whether they are complying with the conditions imposed in the permit, and then you also have to monitor the illegal water users because you have to report it so that you will issue the appropriate action, no? Ano gawin mo, bigyan ba show cause order to, bigyan mo ba to ng cease and desist order? Pero ngayong pandemic, paano mo ngayon pupuntahan itong mga ito na sa hirap ng travel restrictions pa lang, di ba? Of course, meron kaming mga tao sa may mga areas din na meron kaming mga assigned personnel, pero kahit na, no, mahirap pa din talaga. Even yes, kahit na hindi work from home ang ating sitwasyon, yes, kulang pa rin ang ating mga personnel sa atin.
tingin ko. Kulang talaga. Siguro pwedeng gawin, siguro kinusina, na-consider nyo na ito, ano, to deputize, no? Deputize local government unit officials, barangay officials, as your eyes and ears sa ground, no? To monitor and to report to you. Or even, DNR, di ba? Yes, actually, allowed yan on under Article 80. The board may deputize any of its agencies, no, of the government, no, to perform some of its functions. So, meron kami mga deputized agents. Meron, until now, even if you're already an attached agency of DNR, kasi before DPWH kami, deputized agent pa rin namin ang DPWH, District Engineering Offices. And then, yes, NIA is also our deputized agent. And then, DNR through its Water Resources Utilization Section. Katulong namin sila. Tapos mabanggit ko na lang, meron kaming, kasi baka tanungin, meron po ba kayong regional office? Meron kaming extension office, the one in Cebu, and then one in Davao. Yung office nga yata namin sa Cebu na kasama sa mga na ano na tamaan ni Typhoon Odette. Oh. Yes. Jane, yes. Mahalaga sa taong bayan yung continuing supply ng tubig. Hindi ba? Ngayon, malapit na naman ang tag-araw. So magkakaroon na naman yan, parang ano yan eh, year in, year out, nagkakaroon ng issues about interruption in water supply. Alright? Lalo tigit dito sa Kamaynilaan. Okay? Anong mga paghahanda ang nagagawa ng NWRB in coordination with other agencies para magkaroon na ng siguro stoppage of this particular recurring issue. Mm-mm. Okay, that's a very good question, ano Ed. Alam mo, ang mabanggit ko lang, ang mga kaso sa NWRB tungkol sa conflict ng paggamit ng tubig sa buong bansa ay dumadami tuwing darating na ang tag-ulan. Dami yan. Farmer Irrigators Association against Farmer Irrigators Association saying that we have permits pero hindi na namin nakukuha yung mga tubig na naibigay nyo sa amin. So, anong mga factors dito? Siguro, pwede natin i-ano to sa climate change, no? Talagang nagbabago na talaga na hindi lang tuwing tag-araw, but all throughout the year, pwedeng kumonti ang dumadaloy na tubig sa inyong sources. So, anong ginagawa ng NWRB dito? Palagi, paulit-ulit kami ay nagkakaroon ng information drive or IEC campaign for water conservation. No? Meron akong naging case na tapos naman na somewhere in, yan, pala kala-ed pala to, somewhere in Bicol, Water District and Irrigators Association. And then, nung nagpunta ako, Gladys, ang hirap ng trabaho, pupunta ko nga, source niya ay spring. So, yung irrigators may dam, so paakyat siya, tapos merong water district. So, sabi kong ganun, mag-usap na lang tayo. So, may kubo doon. Ganun pala doon sa inyong probinsya, Ed, no? So, after na namin nang galing sa bundok, pagbaba namin, pagod na ako, gusto ko na magpahinga, pwede pa buba tayong mag-usap. So, of course, you have to mediate, no? And you have to listen to all their issues, no. So sabi ko, pwede ba kayong hindi rationing eh. Parang meron tayong schedule, water schedule kasi kailangan niyo rin po talagang ng crops niyo po kasi kailangan natin ng palay. Eh ito pong water district kailangan din po niya kasi itong tubig po ay isusupply din po sa sambayan at sa community. So ayun, ano, na-settle yun talaga ha, natuwa ako doon, na nag-agree sila na magkaroon tayo ng scheduling, kung MWF, kung TTH yan, ganyan. Ano. Kasi they're getting water from the same source. Dito sa Metro Manila, the NWRB, merong TWG Angat dyan. No? Kasi hindi ba alam naman natin na ang tubig sa Maynila ay kinukuha sa Angat Dam, na ito ay pinagsasaluhan ng MWSS, ng NAPOCOR for power and irrigation ng NIA.
So every month yan, meron yan TWG meeting na attended by various stakeholders. Pinag-uusapan nila yung mga issues for efficient and rational allocation of water use dyan sa angat. Especially pag nakikita na nilang bumababa ang level ng angat, mininervyos na ang mga stakeholders kasi ano na ba to? Magkakaroon ng interruption, kung paano na ito. So yun, no? Hindi ako makapag-explain in details kasi hindi ako part ng TWG. So, pero yan yung scenario na ginagawa natin dito sa Metro Manila para sa kaalaman ng ating nakikinig, no? Na meron po, inaayos po natin. Pag hindi, wala ka talaga sa water agency, akala mo kasi ang concern mo lang talaga, ano eh, no? Dapat may tumutulong tubig sa aking gripo. Pag wala, may issue tayo dyan, di ba? Or mataas yung na bill sa akin, gano'n. Pero meron po, may nangangasiwa po, ayan po ay pinag-uusapan ng ibang ahensya po para po magkaroon tayo ng sufficient allocation of water po. So, yun. Nasagot ko ba, Ed, yung tanong mo? Baka hindi ko nasagot. Oo naman. Ang importante kasi sa taong bayan, alam na natin that this is a recurring issue. Sino nagtitimon para hindi na maulit itong mga ganitong usapin, ganitong issue? Hindi. Oo. So nakatutuwa na nasa inyo pala ang mandatong yan. Ano? Yung pag-formulate ng mga yung tamang pangangasiwa ng resources. Yes, na correct. Oh. We have protocols on that. Attorney Jane, pa ano naman, pa-explain naman ng economic regulatory function ng NWRB. Kasi napakahalaga nito sa mga tao, lalo yung mga gumagamit ng tubig na sinusuplay ng mga maliliit na water utilities. Actually, papunta nga ako dyan. Di ba? Kasi kaugnay nung issue yun, yung may interruption na, ang mahal-mahal pa lang tubig. Ano ba yan? Yes. Di ba? Samantalang ang Pilipinas ay napaliligiran ng tubig. Tama. Ng tubig. Tama. Diba? Bakit namang ganun? Tama. Tayo yata, isa ito sa mga narinig ko ang isang kandidato, sinasabi niya na tayo lamang sa Pilipinas ang may napakaraming supply ng tubig. Subalit, tayong may pinakamahal sa paniningil paggamit nito. So, sino ba ang may kaugnayan sa paniningil ng paggamit ng tubig natin? Ang NWRB ba merong kaugnayan din sa economic issue na binabanggit ni Gladys? Yes, okay. Hahapyawan ko ng konti yung aming economic regulatory function. No? As I have mentioned, ang isa sa mga powers ng NWRB ay yung pag-issue ng Certificate of Public Convenience. So, saan ba namin nakuha ito? Disseminates from the very old law, yung CA-146, Commonwealth Act. Public Service Act. Public, no? Service Act. Yeah. Yes, and then merong Presidential Decree 1206, so that's the creation of the Department of Energy. So there's a provision in that PD Section 11 na nakalagay yung mga abolished agencies. So kasama doon sa na-abolish agency yung Board of Power and Water Works. So yung functions relative to the power na kinuha ni Board of Power and Water Works, and doon naman sa function relating to Water Works ay napunta, transferred to NWRB. So yun yung background noon kung saan namin kinuha itong aming mandato sa pag-issue ng Certificate of Public Convenience. So ano yung Certificate of Public Convenience? It's an authority to operate and maintain a water work system and charge water rates. So nag-charge din pala kami ng taripa. So sino naman ang nire-regulate namin dito? O syempre hindi kasama si MWSS dito kasi dito sila sa Metro Manila. Si Water Districts, hindi. Kasi hindi ba si LUWA ang nag-approve yata ng kanilang mga rates. Sino na sa amin? Mga private water utility operators. Sino to? May mga cooperatives na nag-ooperate ng system nila. Merong mga Water Works Association.
merong mga subdivision or developers that nagtayo sila ng system nila, hindi ba? Pag nagtatayo ka ng subdivision, eh, they have to secure a permit doon sa HLURB requirement yan. O eh siguro wala pang water district, hindi available or hindi kaya, wala pa doon. So meron silang sila na ang nag-operate ng system. So kailangan nilang kumuha aside from the water permit, kailangan nilang mag-apply ng Certificate of Public Convenience aming tanggapan, Gladys. So ito, meron din kaming proseso, due notice and hearing, publication sa newspaper, general circulation na meron nag-a-apply ng CPC, at ito ang mga rates na hinihingi nila sa NWRB para kanilang singilin sa kanilang mga consumers. So yan, may mga requirements din yan, among which, syempre sa financial, kailangan yan. I think we are requiring, not sure kung 5-year business plan, no? So meron din kaming methodology on how to compute the rates, no? Based on the financial records that they submitted and also the technical records. Kasi OPEX, CAPEX, di ba? Ilan yung ginastos mo? May chlorine ka ba dyan? Power cost adjustment, etc., etc. So yan ang aming regulatory function na pini-perform ng NWRB, issuance of Certificate of Public Convenience. So, sasabihin ni Ed, eh Jane, ano naman ang ano nyo, yung taripa nyo paano? ROI 12%, return of investment. Ng 12%. Yeah. So maximum yes, yung 12%. O, alam na natin. Alam na natin i-compute. Alright, game partners, we have 4 minutes to go. Siguro we have to wind up our discussion already. At this point, gusto ko lang basahin ang comment ni Eve Ramos. Ang dami po namin natutunan, Ma'am Jane. Every detail well-defined. Akala natin basta gumagamit lang tayo ng water, may mga proseso po pala na dapat sundin. More powerful. Well, thank you, Ma'am Eva. Marami pong salamat sa napakagandang comment niyo po. Oh, I'm sure si Eva at ang ating mga tagapakinig ay napaliwanagan ng gusto tungkol sa mandato at sa kahalagahan ng ginagawa ng inyong tanggapan sa NWRB. Kaya kudos to all of you dyan sa NWRB. And final message, final words sa ating mga nakikinig, nanonood. Yeah. So maraming salamat po, no, on behalf of NWRB, kami po ay nagpapasalamat sa CCV Law sa pag-anyaya or pag-imbita nyo sa amin para talakayin ang mahalagang mandato or functions na ginagawa po ng NWRB. Sa totoo lang po, kami ay natutuwa at kami ay naimbitahan dahil nga po hindi naman po gaanong kasikatan o kilala ang aming ahensya. Datapot, napaka-importante or napakahalaga ng aming pinaperform na function. So, again, maraming salamat sa CCV Law, Raul, Ed, and Gladys. Huwag kayong magsasawa na mag-iimbita. Sa isasusunod ay baka kailangan nyo pa ng mga issues sa tubig. Ngayon, wala pa. Pero thank you talaga. Thank you very much. Dati Gladys, yung si Raul, pinupuntahan ko lang siya sa MWSS building. Sila ni Ed. Nakikikapi ako sa kanilang opisina. Nag-high heel. Hanggang ngayon, masarap pa rin ang kape namin sa opisina. Ay, saan ba opisina nyo? Sa Ortigas. Oh. Bisita ka rin. Ortigas. Pwede. Medyo malapit. Sige nga. Minsan ako ay pupunta dyan sa inyo. Bibisita sa inyong tanggapan din. Yes. Okay. Thank you so much, Jane. So thank Marami you. Salamat, thank you Jane. Very much. Yeah, thank you, bye. Jane. Nice thank you. You thank Jane. You. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe. Okay. Now we have a little over 1 minute. Gladys, Ed. So mayon yun na naman po ang isang edisyon ng Usapang Batas. Naway kinapulutan ninyo ng mahalagang impormasyon ang aming ipinaglingkod ngayon hinggil sa tubig. Alright, ugaliin po ninyong samahan kami linggo-linggo dito sa Broad Streamcast Communicators, ganap na ikawalo ng umaga. Dahil linggo ngayon, huwag po tayong makalimot magpasalamat sa napakaraming biyayang tinatanggap natin
ng patuloy mula sa itaas. Hanggang sa susunod nating huntahan, ito po ang inyong lingkod, Ed Carillo ng CCV Law, pasamantalang nagpapaalam, Diyos mabalos. Muli ho tayong magpapasalamat sa ating mga masugid na taga-subaybay at yung mga nanonood sa atin at nakikinig na ngayon pa lang na introduce sa Usapang Batas. Sana po ay ugaliin po natin na manood sa ating programa every Sunday. Maraming pong salamat and hope to see you again next Sunday. At sana po nakapulutan ninyo ng mahalagang impormasyon itong aming programa Usapang Batas at it sa inyo, ang mga abogado ng CCV Law. Until next Sunday, stay safe and keep the faith. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa mga usaping legal dito sa Usapang Batas sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.